Bukod sa mga sasakyan, dapat nasa tamang kondisyon din ang mga driver para matiyak ang kaligtasan ng mga biyahero ngayong Semana Santa. Ang mga bus drivers sa Iloilo pina-drug test ng LTO. Pinaalalahanan din silang huwag mag-overload ng pasahero at mga bagahe. Makibalita tayo kay Mark Muñasa ng GMA Iloilo. Nagsagawa ng random drug testing ang Land Transportation Region 6 sa mga bus drivers sa Iloilo City. Gustong matiyak ng ahensya na nasa tamang kondisyon hindi lang ang mga pampasahirong sasakyan, kundi maging ang mga driver ngayong maraming bumabiyahe para sa Semana Santa. May mga naatasan ding magbantay sa bawat umaalis na bus sa terminal para matiyak na walang overloading ng mga pasahero at bagahe. Ganyan din ang ginagawa ng mga tauhan ng LTO Region 10 sa Agora Bus Terminal sa Cagayan de Oro City. Atong gi-check ang overloading, kasagara overloading o kaning mga out of line operation o kaning mga papili sakto nga mga franchise sa atong franchise sa mga sakyanan. Ayon sa LTO Region 10, may ilang bus driver na napipilitang magsakay ng sobra sa kapasidad ng sasakyan dahil sa dami ng tao. Mapilit daw kasi ang ilang pasahero. Pero babala ng LTO, hindi sila magdadalawang isip na ulihin ang mga bus driver na lalabag sa mga patakaran sa pagbiyahe. Kahapon sa Araneta Center Bus Terminal sa Quezon City, may mga nasampulan na ang LTO at LTFRB. Sinita nila ang mga bus na kulang ang permit para sa special trip ngayong Semana Santa. 3 bus ang hindi pinabiyahe ng LTO at LTFRB. May isa namang tinanggalan ng plaka. Talaga nasasamantaling pagkakataon na maraming pasahero. Violation po kasi noong 2,000 pesos. Last impound po yung unit. Mark Nuñeza, nagbabalita, Pilipinas.